Samuel De Guara. Dating nagpapahirap sa ating Philippine team sa ABL, ngayong naging kasangga bilang representante ng ating bansa. Sa tangkad niyang 7 foot and 7 inches, naging malaking sakit ng ulo ito para sa mga nakakaharap niya. Bihira naman kasi ang kayang tumapat sa size ng manlalarong ito, kaya naman isang seal lang niya sa ilalim ay automatic 2 points na yan. Si De Guara ang pinakamatangkad na manlalaro sa Italy at Malta at binasbasan nga niya ng kanyang talento ang Alab Pilipinas noong 2019. Kaya naman bilang pagbalik tanaw sa representasyong binigay niya sa ating bansa, nararapat lang na mas kilalanin natin ang import na ito. Yan, kasama ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang naturalization niya para sa Gilas, ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo mga sir, ako nga pala si Chan, tara at samahan niyo akong balikan ng kwento ni Sam De Guara. 2018 natin unang nakita si De Guara sa ABL. Pero sa mga pagkakataong ito, naglalaro pa siya para sa Mono Vampire ng Thailand na mahigpit na katunggali ng Alab Pilipinas. Ang ating Philippine team at Vampires nga kasi ang nagharap sa finals ng ligang yon. At ang numero unong nagpahirap sa kanila ay si Sam De Guara. Kamot ulo na lang kasi ang Alab noon dahil wala silang mapangtapat sa higanting ito. Ang tumatay yung sentro nga natin noon kasi ay si Ronaldo Balkman at halos isang ruler ang agwat ng dalawang yan sa high. Malakas ang Philippine team natin noon, don't get me wrong. Talagang nahirapan lang silang i-contain ang 7'7" na mamang ito. Sa huli, tayo pa rin naman ang namayagpag. Sa tulong ni Justin Brownlee at ni Balkman, naungusan natin ang Vampire sa Game 5 para iuwi ang ginto. Sa sumunod na komperensya ng ABL, lumipat naman sa Hong Kong si De Guara. Pero ganoon pa rin naman ang kalibre niya sa basketball. Kahit nga si PJ Ramos na reinforcement natin noong 2019, ay nahirapan mag-matchup sa kanya. Biruin niyo 7'3" na yan si Ramos. Nabitbit niya ang Eastern sa isang semifinal finish at sila pa ang tumalo sa Alab Pilipinas sa quarters. At matapos niyang maglaro ni De Guara para sa mga karating nating Southeast Asian teams, ay naging mainit ang mata ng management sa kanya. Na-scout niya siya for 3 years at sapat na ang pagpapahirap niya sa atin sa ABL para mapagpa siya ang tapikin ang serbisyo niya. Wala tayong ma-matchup sa kanya eh. Kaya might as well, piratahin mo na lang ang manlalarong nagpapasakit ng ulo mo. Diba? Makes sense. At di tayo nagsisi dyan. Sa 1920 ABL season nga kasi, nagtapos sila bilang second seed sa eliminations with 10 wins and 6 losses. Simple lang ang naging diskarte ng Alab noon. Bigay ang bola kay Big Sam sa ilalim at bahala na siyang mamain ang kaharap niya. Kapag nakasil na kasi ito 5 to 10 feet away from the basket, eh napakadali na lang sa kanya na ipagpag ang bantay niya. Kung di ka man ito kaldagin hanggang maitulak sa ilalim ng ring, eh iikutan ka naman ito gamit ang malupit niyang footwork. Yan ang isa sa mga nakakamanghang skill ni De Guara. Kahit malaposte ang tangkad niya, hindi nagiging problema ang pagmaniobra sa loob. Yan nga kasama ang size niya, ang naging dahilan kung bakit napakihirap pigilan ito. Titingkayad na nga lang kasi ito ay makakadakdak na. Ganoon ka-effortless ang basketball sa kanya. Kapag tumalan pa kasi si Sam para dumakdak, eh baka mapayukunan niya ang basketball ring. Muntik na nga yung mangyari sa laban nila kontra Vampires. Buti na nga lang ay kinaya ng ring ang bigat niya. Sa totoo lang, wala namang extraordinaryo sa ginagawa ni Big Sam. Ang tangkad nga lang niya ang pinakamalaking puhunan niya sa pagbabasketball. Biruin nyo, nagmumukhang mga high school ang kalaban ni De Guara kapag tumabi sa kanya. Kahit nga yung mga imports, eh, nagmumukhang Pinoy sa liit. Kaya pag-asa mo na nga lang kapag katapat mo siya, eh mag-send ng double at kahit triple teams. This way, baka mataranta mo siya at mapag-commit ng turnover. Hindi rin naman kasi ganun kapulido ang passing ability ni De Guara. Sakto lang para sa isang legit na sentro. Pero mas okay na yun kaysa naman iwan mo ang defender niya on a single coverage. Hindi man makapunto si Sam, eh tsak na mabilis na hahapuin ang katapat niya. Hirap kayang itulak niyan. At yun ang naging pinakamalaking bentahe niya. Unfortunately, naputo lang magandang showing ni De Guara para sa Pilipinas noong 2020 dahil sa COVID. Napuspone nga ang ABL season na yun kaya nabitin ang stint niya para sa ating bansa. Ito nga ang dahilan bakit naudot ang posibleng naturalization niya. Hindi naman kasi basta-basta ang proseso na to. Dapat sigurado ang management bago dumating sa puntong yon. At 16 games pa nga lang kasi siyang nakakasama ng Team Pilipinas, kaya malabo na matuloy ang balak sa kanya. Saka idagdag mo pa ang pandemic na nagpahinto ng lahat ng professional na liga sa buong mundo, eh bakit ka pa nga ba kukuha ng panibagong manlalaro para sa national team? Parang nagsayang ka lang ng pera. Diba? Nang bumalik nga ang normal na operasyon ng basketball league sa mundo kabilang ang ABL at FIBA ngayong taon, settled na ang manlalarong ito sa Thailand TSG Ghost Hawks sa Taiwan. Simula nga kasi nang mahinto ang stint niya sa Pilipinas, eh sa Taiwan na siya sumunod na dumayo. Tatlong taon na siya doon at mukhang malabo nang mahugot pa natin siya sa TSG. Ako mga sir, napapaisip lang talaga ako.
ang daming dumaang higante sa eksena ng Philippine basketball. Andyan si Macmoro, Enjay, Parada, at itong si De Guara. Pero ni isa sa kanila, hindi malang nakonsidera bilang naturalized player ng Gilas. Obvious naman sana na sentro ang kahinaan ng team natin. Sa shootout at bilis, walang question, makakasabay ang Gilas yan. Pero sa mga higante ng ibang lahi, eh dyan tayo dehado, di ba? Kaya malaki misteryo para sa akin kung bakit nananatiling mga undersized centers or forwards ang kinukuha ng SBP. Opinyon ko lang naman ito, maaring sang-ayon kayo, maaring hindi. Bias nga lang siguro ako dahil nag-e-enjoy ako tuwing nakakakita ako ng higante sa loob ng basketball court. Mapakalaban man o kakampiyan, it's a joy to watch them play. Kaya nga sana ay kahit sa PBA, ay makita natin ulit si De Guara. Pero step 1, tanggalin muna nila ang height limit para mas ma-challenge yung bigs natin. Sana nga ay makonsideran nila yan. Diba? Yun lamang para sa kwento ni Big Sam sa Alap Pilipinas. Ikaw sir, gusto mo bang makita ulit tong si De Guara sa Philippine basketball? Komento lamang yan sa baba at babasahin nating lahat yan. Huwag din kalimutan magkomento kung may suggestion kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat, this is Chad TV. Subscribe. Hanggang sa muli mga ma'am at mga sir.